Nako, mainit-init ang ano ngayon, pahayag ni Secretary Dulpo. My God! My God! Ay! Diyos ko, sa mga empleyado ng DSWD! Ah! Ito talaga malilinis ang DSWD, di ba? Alam niyong maraming mga kagagawan dyan. Diba? Oh, ako lang nagsasabi. Tingnan ninyo. Oh, babala ni... Wala ninyo. Hiling ko naman po sa inyong lahat na mga kawani ng DSWD mula Apari hanggang Hulo. Itigil na po muna natin kasi may mga naririnig po ako ng mga reklamo mula po sa mga kababayan ho natin. Itigil na po muna natin itong 8-to-4 habit o yung mga nagta-time in lamang at aantayin na lamang ang time out sa hapon. Tuldukan na rin natin ang kwentuhan sa oras ng trabaho at paggamit ng gadgets para mag-online shopping o kaya maglaro lamang. Simula po ngayong araw, ayoko na pong makarinig na tinarayan, sinigawan, o binastos ng empleyado natin ang lumalapit sa ating ahensya para po humingi ng tulong. Suspension po ang katapat nito. Dahil po ang mga mahihirap, yung mga lumalapit po sa atin ay mga mahihirap, mga single moms, matatanda, PWDs, may mga sakit, mga katutubo, mga batang palaboy o inabandona ay mga kliyente o customer po ng ahensyang ito. Hindi po natin sila pwedeng baliwalain at bastusin na lamang. Dahil po sa kanila, mayroon po tayong trabaho ngayon. Tratuhin po natin ng maayos at alagaan natin ang mga kliyente o customer natin ng mga ito. Dahil kapag po ay wala na ang mga yan, yan po ay pumunta sa ibang ahensya, hindi lang sa tayo ay malilintikan, kundi mawawalan po tayo ng trabaho. Yan. Diyan. Ha? Oh. Ano masasabi ninyo? Diba? Eh, dapat lang. Diba? Marami na nagsasabi na dapat talagang maraming hindi sumasang-ayon pero mas maraming sumasang-ayon. Diba? Diyos ko! Diba? Umalis na yung mga sa DSWD, umalis na yung mga taong sapat at kaya naman. Yung DSW niyan, yung 4-piece, una-una yung 4-piece, para sa mga taong ano yan, diba? Sa mga taong nangangailangan talaga. Diba? Alisin nyo na ang mga kamag-anak ninyo dyan. Dahil unang-una sa lahat, namimili kayo ng taong tutulungan ninyo. Diba? Ako, alam na alam ko yan. Bayo. Yo, magturo. Totoo naman eh. Diba? Pinipili talaga ang tao dyan. Diba? Kung sino nakakain ng lechon, sila pa yung may 4-piece. Diba? Kung sino pa yung nakakain ng tutong, sila pa yung walang 4-piece. At totoo naman yung sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling kahit ang ibang tao ay alam yan. Totoo naman yun eh. Diba? Kayo, kayo tatanungin ko, ako ba yung nagsisinungaling? Diba? Sino nga ang pinaka mas mayaman at mayroong 4th floor, sila pa yung may 4-piece. Tapos yung mga kubo lang ang bahay, sila pa yung walang 4-piece. Diba? Kaya yung mga iba dito, mga magsalita, dahil unang-una sa lahat, ayaw na ayaw ni Tulpo, na, Diyos ko, ginagamit yung pera sa ano, diba? Sugal-sugal. Diba? Hindi nyo ginagamit ng tama. Basta, alam nyo, dyan sa 4-piece na yan, sa totoo lang, maraming naging tamad na tao. Oh, totoo! Maraming mga tamad na tao at umaasa sa 4-piece. Kailangan dapat pag-aralan mabuti yan para ibigay sa nangangailangan talaga ang karapat dapat. Kailangan dapat pag-aralan mabuti yan. Hindi yung pati kamag-anak ninyo, lahat lalang,
nilalagay ninyo. Diba? Una-una sa lahat, Diyos ko. Yung mga kamag-anak ninyo may mga trabaho. Para yan sa mga taong kapus talaga. Huwag na kayo magsabi na, ay, hindi pa pwede para sa mga Pilipino. Diyos ko, kung may puso talaga kayo, ibigay nyo na yan sa mga taong nangangailangan, yung may kapus talaga, yung mayroong talagang deserve talaga, nabigyan talaga yan. Diba? Huwag nyo, alam ninyo, kung kaya nyo namang kumain ng 3 beses sa isang araw, at nakakapagtrabaho naman kayo, at tinadhana kayo ng magandang buhay, bakit, di ba, kayo na mismo ang magsabi na hindi na namin kailangan niyang 4-piece. Pero, ito talaga ang pag-uugali ng tao. Basta ang importante, meron sila. Oo, di ba? Basta kung sino yung mga taong nakaupo dyan sa posisyon na yan, dyan sa loob, kanya-kanyang department, di ba? Ayun, pati ang mga kamag-anak kasama. Oo, pati anak. Oo, lahat kasama. Kaya yung mga nagsasabi ng ganyan na hindi sumasang-ayon, palagay ko kayo yung nasa 4-piece na. Kaya na! Di pa amen kayo? Kayo ha! Ba, ibigay na natin siya sa taong nararapat. Maawa na kayo. Parang awa nyo na! Diyos ko! Kung hindi pa umupo dyan si ano, tulbo, hindi pa lilinisin yan. Maraming mga kaso na napapanood talagang kawawa ang iba. Yung kapos na kapos, lalo na yung naglabasan yung pandemic. Kung sino pa yung may kaya, sila pa yon. Diyos ko, maawa kayo. Anong gusto ninyo? Kainin na lang yung mga ibang tao, kardero na lang, walang maisaing. Yung kapos na kapos talagang nararapat bigyan yan. Diyos ko naman, kung may puso kayo. Diba? Ngayon, lilinisin ang DSWD para maging maayos ito. Kung sino man ang maalis sa DSWD at maalis ng 4-piece, good luck na lang sa inyo. Hindi talaga kayo nararapat na dyan sa posisyon na yan. Dahil ginagawa niyong business yan. Bakit? Meron ba kayo na ipatago dyan? Di ba? Kaya karamihan ng tao ay nagiging tamad na. Naghihintay na lang sa bigay ng 4-piece. At yung mga ibang ano nga eh, nararapat, yung mga nagbabasarero, iba, yung nangangailangan na talaga ng buhay na kapos talaga. Ayun talaga ang kailangan talaga yung tipong yung matanda ka na, yung hindi mo na kaya magtrabaho. Ayun sana eh. Diba? Yung hirap na hirap ka na, nawala ang kasama. Diba? Kailan lang dalawang apo mo, anak mo. Ayun dapat ang mga mabibigyan. Pati yung mga taong nasa, diba? Yung mga taong nasa bundok, ayun dapat. Alam ko maraming mahihirap dito, pero lahat kayo ay deserve. Diba? Mabibigyan kayo kung kayo ay deserve. Alam niyo sa sarili niyo yan kung deserve talaga kayo. Sa totoo lang talagang mga Pilipino talaga, Diyos ko, hindi na, may kanya-kanya. Oo, nung pandemic, kanya-kanya. Tapos nakikita mo, nagsusugal. Iba, payabangan, ay, may 4-piece ako, meron akong ano, matatanggap, kahit hindi na ako magtrabaho, okay na yun. Diba? Mag-isip nga tayo. Kailangan dapat lawakan natin ang isip natin kung may pagmamahal tayo sa kapwa natin. Kung kaya naman natin na magtrabaho, at kaya naman natin mas sustentuhan lahat ng mga bagay na pangangailangan natin, pwedeng alis na kayo dyan. Para yung mga iba naman ay deserve. Alam naman ng ibang tao kung sino ang deserve. Diba? Kasi yung mga iba kasi yung dyan sa loob na yan, nilalagay lang, ay please, lagay mo ko para magkaroon naman ako ng ano, diba? Pambili ng makeup, pambili ng ganon, pambili ng ganyan, pambili ng ganito. Kamusta naman ang ibang tao? Diba? Wala nang mga makain. Pero kayo, di ba, tuloy pa rin. Di ba, meron na kayong natatanggap para sa inyo.
may meron pa rin kayo natatanggap sa 4-piece taray. Diba? Ang pangit lang talaga dyan, talagang namimili. Meron talaga sa loob na namimili, alam niyo yan. Di ako pwedeng magsinungaling. Totoo. Oo, namimili kung sino tulungan. Pero alam naman nila kung gaano kahirap ang isang tao, hindi nila ilalagay. Diba, kaibigan nila ililalagay? Diba? Ano yan? Diba? Sariling ano? Kapwa ko? Ano ko? Diyos ko? Kailangan dapat kapwa ko, mahal ko. Kung may puso ka, ilalagay mong nararapat para dyan sa posisyon niya sa 4-piece na yan. Diba? Tapos, oh, totoo nga yun, maraming masusungit dyan sa employee lang. Ang hirap sa Tagalog. Mga employee dyan, maraming mga masusungit. Akala mo kung sino talaga. Akala mo hawak nila ang daigdig. Akala niya hawak sa kanila yung perang binibigay. Oo! Maraming mga DSW nagtatrabaho dyan, naknakan ng sungit. Akala mo kung sino? Hoy! Hindi nyo pera yan! Para sa taong bayan yan. Pasalamat nga ka talaga kayo, may trabaho kayo eh. Dapat nga, wala ako dyan sa posisyon na yan eh. Susungitan yung mga, totoo yun, nagsusungit yung mga iba eh. Akala mo kung sino, relax-relax lang sa buhay. Pasalamat kayo, nilagay kayo dyan sa posisyon na yan. Diba? Kaya yung mga tao dyan, balat sibuyas. Tigil-tigilan nyo na yung pananalita ninyo sa kapwa natin. Unang-una sa lahat, hindi kayo nababagay dyan kung ganyan kayo. Diba? Pilipino ba kayo? Tanong ko, Pilipino ba kayo? Unang-unang tanong ko, bakit pumasok kayo dyan sa pagiging employee sa DSWD? Para saan? Diba? Para saan? Para sagutin nyo naman ako para alam ko. Para mas maintindihan ko. Kasi hindi ko maintindihan eh. Oo. Kasi yung mga iba humihingi ng tulong galit. Ay! Sige, pa-process namin. Oo, hanggang namatay na yung ano. Nanghingi ng tulong. Wait lang po, ay, be-verify muna po namin kung ano ang kailangan, ha? Teka lang po, dahil po marami pong mga nakapila. Oo, kasi po, mga nakapila po, puro mga kamag-anak ko. Ganon. Ganyan ba yung ano ninyo, kagustuhan ninyo? Talagang kakapal ng mga mukha niya. Diba? Kaya yung mga nakaupo dyan, hindi dahil sa taong bayan at hindi sa mga naglagay sa inyo, wala kayong position dyan. Ito lang masasabi ko sa inyo. Diba? Nararapat lang natanggalin kayo dahil hindi kayo nararapat yan sa position na yan. Dahil kaya kayo nandiyan sa position niyan dyan para paglingkurin ninyo ang mga Pilipino. Para tulungan sila sa mga bagay na hindi nila kaya sa buhay. Kaya nga humihingi sila ng tulong dahil kapos na kapos sila. Hindi dahil humihingi ng tulong ang joke. Hindi naman joke. Diba? Gusto ninyo mag-joke-jokean tayo, diba? Patalsikin kayo dyan sa pwesto ninyo, joke. Diba? Ano kayo mapipil ninyo? Yung tipong patalsikin kayo sa maraming employee na, malis ka na dito, hindi ka nararapat. Diba? Mahilig kayo, joke. Diyos ko naman, maawa kayo sa sambayan ng Pilipino, maraming mahihirap. Diba? Gusto lang nila yung tipong sila yung makakaangat. Kahit yung mga, ano nila, mga kamag-anak sila. Sila yung gusto makaangat. Diba? Ayoko magturo. Ah, yung ibang nagtatrabaho dyan, Diyos ko, kapag umaharap kayo, mais kayo. Ma'am. Gusto niyo umiyak kayo. Mama, ano po bang gusto niyo? Tatulungan ko po. Oh, ayan.
natatawa ako sa sarili ko. Hindi, totoo lang. Ay, nako, Diyos ko. Totoo, marami masusungit diyan. Yung tipong gusto mo bumalik ka na may dala-dalang dos por dos. Yung tipong gusto mong pilitin mo yung sir, tulungan nyo na ako, please. Diba? Pero yung, ano, yung empleyado, talagang matatag, talagang hindi ka tutulungan hanggang gusto nila. Diba? Kasi ho, marami pa pong ano eh, mga nakapila eh. Teka lang ho, ah. Hanggang one year na, hanggang, ayun na, diba? Nadedo na yung mga nanghihingi ng tulong. Diba? Ang dami-dami nyo dyan. Bakit kaya yung puso ninyo ay puro galit? Mga Pilipino naman ang humihingi ng tulong. Diba? Oo, ibang tao. Pero Pilipino yan. Magtulungan tayo. Ayun ang kailangan. Huwag nyo susungitan ng mga tao. Dahil, diba, importante yung tulong ninyo. Dahil yung mga Pilipino, nangangailangan ng konting tulong ng konting puhunan. Kapag nakabawi, aalis sila dyan. Ganon. Pero yung iba, ang tigas ng mukha. Oo. Ang gaganda ng mga trabaho, may four-piece pa. Diba? Talagang hindi mo masabi sa sarili mo, eto ba yon? Diba? Ako, totoo, ako nagsasabi sa DSWD, maraming ganyan. Mga masusungit, akala mo sa pagbigay nila sa posisyon na yan, akala mo kung sino. Nako, gusto. Kilala ako ng iba sa nakapaligid sa akin. Kapag once na nagsumbong sa akin, ako po, rarat-rating ko kayo sa DSWD. Gusto. Dapat nga, i-check nyo yung mga ano, di ba, nang hingi ng tulong kung qualified talaga eh, di ba? Pwede nyo i-check. Kung tamad kayong lumusong sa baha at umapak sa puti, di ko na problema yun. Problema nyo na yun. Diba? Kaya kayo, nako, Diyos ko, sipag-sipagin ninyo at mabuting tao ka kapag humaharap kayo sa tao. Dahil maraming nangangailangan. Hindi lang yung mga kamag-anak nyo. O hindi yung malalapit na, diba, makaklose nyo. Bigyan ninyong nararapat. Isang kahit isang tuka, ayun ang binibigyan ninyo. O bigyan ng puhunan ng konti, matulungan lang. Ayun, ayun ang maganda. Diba? Hindi yung sus... Diyos ko, hirap na pumunta dyan, susungitan nyo pa. Ay, anasan ang puso ninyo. Lalo-lalo na, Diyos ko, yung karamihan, pinaghihintay sila, kumakain sila, tapos yung mga matatanda, pinaghihintay. O, teka lang po, ha? Wait lang mo, ha? Ayo, nagchichismisan sa likod. Diba? Oh, talaga ba? Oo, ganun nga yun eh. Oo, nakita ko na nga eh. Oo, ganun nga yung nangyari. Hanggang ano, nakatulog na yung ano. Diba? Wag ganun. Wag ganun, pre. Walang ganun, Mars. Diba? Maging respeto naman tayo sa harap ng lilingkurin natin na tao na nanghihingi sa inyo ng tulong. Dahil kayo ang susi para magbigay ng tulong at mabigyan sila ng tulong kung ano ang sinisigaw nila. Sana naman, pagdating sa huli, diba, malaman ninyo kung ano talaga. Nakikita niyo naman kung anong pangangailangan ng mga matatanda or ibang tao. Diba? Dapat ganun ang nararapat ninyong tulungan. Yung tipong alam ninyo at kilala niyo na yung tao, hindi niyo patutulungan. Kasi yung ganito, sulsul sa ganito, sulsul sa ganyan. Diba? O, tutulungan ba natin? Kung sinabi nung isa, hindi. Yaman na yan. Sasampalin ko mga muso ninyo. Diba? Kaya ngayon, ito na ang panahon para sa pagbabago ninyo. Alisin ang dapat alisin dyan. Hindi kayo nararapat yan sa posisyon na yan. Dahil unang-una sa lahat, mga basura kayo yan sa posisyon na yan. Umalis kayo. Hindi kayo nararapat yan sa posisyon na yan. Kaya panahon na para umalis kayo sa nararapat at ibalik kayo sa nararapat ninyong lungga. Kaya good luck na lang kung sino
papaalisin sa DSWD.